At dahil sa pagbuti ng panahon ay balik normal na ang operasyon ng mga barko sa Pantalan sa Maynila, kaya natutuwa ang mga pasahero na stranded noong pang-Miyerkules. Sa wakas, makakabiyahe na rin sila bukas. Mula sa lungsod ng Maynila, nakatutok live si Trisha Safran. Trisha! Mike, dahil nga sa paganda ng panahon, alas 9:30 ngayong gabi, may isa pang barko galing Visayas ang dadaong sa Pier 2 ng Manila North Harbor para ibiyahe bukas ng umaga papuntang Bacolod at Iloilo ang may 2,000 pang pasahero na nito pang Miyerkules, Mike, stranded dahil nga sa bagyong Ophel. Kahapon pa raw hinihintay ng kanyang mga anak sa Bacolod si Aling Milagros, pero naantala ang kanyang biyahe dahil sa sama ng panahon. Hindi raw niya maabisuhan ang mga anak dahil wala siyang cellphone. Bukas pa siya makakabiyahe, kaya sa Linggo pa siya makakarating ng Bacolod. Oy, mga anak raw sa Bacolod, nang hindi ko mag-alala, kaya ari ko nisubong sa pier. Te, buwas pa kami malin ang barko, te, sa Domingo pa daw maabot. Laking pasalamat naman ni Mang Elmer dahil tapos na ang kanyang paghihintay ng biyahe, pauwi rin sa Bacolod. Kailangan makauwi ng probinsya. May magundas eh. Alas 10 kaninong umaga, 5,600 mga pasahero ng Negros Navigation ang nakabiyahe na patungong Cebu, Cagayan na sipit dahil sa pagbuti ng panahon. Sa Eva Makapagal Terminal, 2 barko lula ng higit 5,000 pasahero patungo rin sa Visayas ang nakaalis na rin itong madaling araw. Ayon sa Philippine Coast Guard, balik normal na ang operasyon ng shipping lines. Ang binabantayan na lamang ng Coast Guard dahil nga nagkaroon ng pagkaantala doon sa pagbabiyahe. Sasabay ito doon sa pagbabiyahe na rin ng mga normal na biyahero dito sa Undas. Mula ngayong araw hanggang 31 ng Oktubre ang inaasahang pagdagsa ng mga pasahero. Tiniyak ng PCG na doble higpit na ang seguridad na ipinapatupad sa mga Pantalan. Pakiusap sa mga pasahero, makisama at sumunod sa mga paalala. Alamin ang panahon bago magtakda ng biyahe. Dumating sa Pantalan, 2 o 3 oras bago ang alis ng barko, lalo na kung maraming bagahe. Mabusisi kasi ang mga security check. Huwag magdala ng mga ipinagbabawal na bagay gaya ng mga patalim, pulbura, kawad ng kuryente, at dilisensyadong armas. Bantayan ang mga kasamang bata at ingatan ang mga dalang gamit. At huwag tatangkilikin ang alok na biyahe ng mga kolorum na sasakyang pandagat. Meron kasi diyang mga nagpa-fly by night na mga motorboats na nagsasakay ng mga pasahero. Sa kabila na ito'y walang prangkisa. Unang-una, wala itong mga life-saving equipment. Wala itong radio communications para kung pag may nangyari, may report sa Philippine Coast Guard. Mike, para sa mga kababayan nating bibiyahe sa pamamagitan ng mga barko, ano, sa anumang aberya o emergency, maaari lang tawagan itong mga numerong ito, 527-3877 o 527-8481. Yan po ay 527-8481 o 527-3877. Kung may nais din silang i-report ang mga kolorum na sasakyang pandagat, maaari naman sila mag-text sa 0917-PCGDOTC. Mike? Maraming salamat, Trisha Safra.